parang maring ko, this is Lance Morales and welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng masustansyang merienda na for sure magiging patok para sa inyong mga chikiting. Kaya mga parang maring ko, tara, samahan niyo ako. Na natin. Una, meron tayo ditong patatas. Nilaga ko na to. Pagkatapos, durugin lang natin. Durugin muna natin lahat. Gamit lang natin ay tinidor. Huwag nyo lalagain mabuti yung patatas. Dapat sakto lang. Para kapag dinurog ninyo, hindi masyadong malata. So, ang gagawin natin ngayon ay potato cheese ball. Gagawa tayo ng dalawang version. Pero parehas namang potato cheese ball. Yung isa, pahaba, at yung isa naman ay pabilog. Durugin natin mabuti. Hanggang sa madurog. At siya nga pala, tapusin ninyo itong video natin ngayon hanggang dulo para malaman ninyo yung mga benefits na nakukuha natin sa patatas. At yan ay sasabihin ko sa bandang dulo. Kaya mas mabuti na tapusin po ninyo ang ating video. Samahan natin ang arena. Siguraduhin ninyo na mabistay natin yung arena para naman masala natin yung mga buo-buo. Ayan, kita nyo, may mga buo-buo. So, tapon lang natin to. Ayan. Tapos dagdag pa tayo ng konti pang arena. Medyo magtitira tayo ha ng arena dahil mamaya titingnan natin kung medyo basa pa, magdadagdag pa tayo ng arena hanggang sa magkaroon ng hanggang sa mag-dry yung ating dough, gagawing dough. Ayan. Pagkatapos yan, isama na natin yung ating baking powder. Nagsama tayo ng baking powder. Two scoop lang yung ating baking powder ha. Isama na natin yung ating sugar. Gumagamit ako ng light brown sugar dahil alam dahil maraming nagsasabi na mas masustansya raw yung light brown sugar. So isama na natin yung sugar natin, mga 5 to 6 scoop lang siya. Or, ayan. Tapos, sama natin yung asin. Lagyan natin ng asin. Ayan. Samahan natin ng itlog. Dalawang pirasong itlog. Ayan. Haluin na natin.
nakikita nyo mga paramarikoy, medyo basa pa siya, no? So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng arena hanggang sa siya ay mag-dry. Kaya nagtira tayo ng arena kanina. Same procedure, lagi nating sasalain yung ating arena. Ayan. Medyo nagtatry na siya mga parikoy at mga marikoy. Napakagandang merienda nito para sa mga bata at napakadaling lang gawain. Ayan. Mamasahin lang natin. Mamasahin lang natin ng konti. Ayan mga parikoy. Ayan, hindi na siya kumakapit sa ating foil. So, medyo iiwanan lang muna natin siya sa clip. Iwanan muna natin ng mga 30 minutes. Yan. Mga 30 minutes. Tapos, ayan, pagkatapos nating masahin para marikoy, takpan muna natin. Hayaan muna natin siyang mag-umalsa ng mga 30 minutes. At habang tinihintay natin yan, ihanda naman natin, hiwain natin yung ating cheese. Habang iniintay natin na umalsa yung ating dough, yung ginawa nating dough, ihanda naman natin yung ating cheese. Ihanda naman natin. Ayan, hiwa-hiwain muna natin. Gagawa tayo ng mga cubes. Ayan. Gagawa tayo ng mga cubes-cubes na cheese. At gagawa rin tayo ng korting pahaba. Ayan, dahil nga gagawa rin tayo ng version natin ng cheese stick. Pero sa puntong to, ang gagawin nating cheese stick, kasi kung sa iba, makikita ninyo ang pambalot nila ng cheese stick nila ay yung pambalot ng lumpia. Pero ngayon, babalutan natin siya ng patatas. Ihanda na natin ang ating cheese. Meron tayong hiwa na pakudrado at meron din tayong hiwang pahaba para naman sa ating cheese stick. Sa gagawin nating cheese stick. Ito naman para naman sa gagawin nating cheese ball. Nakita niyo mga parikoy, no? Parang marikoy na hinati natin sa dalawa yung ating dough. Kasi nga, yung isang dough ay gagamitin natin para sa ating cheese potato cheese stick at yung isa ay para sa ating potato cheese ball. Ayan. Una, magbilog-bilog lang muna tayo. Kuha lang muna tayo. Tigi isang scoop lang. Ayan. Medyo malalaki ang magagawa nating potato cheese ball. Ayan. Pagkatapos sa bawat scoop na ating ginawa, ayan, medyo bilugin natin ng konti. Tapos, ipalaman natin yung ating cheese sa loob. Tapos, bilugin. At ilagay sa ating breadcrumbs. Ayan. Tapos, kuha tayo ulit. Kuha ng cheese. Bilugin. Medyo bilug-bilugin. At ilagay ulit sa ating breadcrumbs. Ayan. Medyo mabilis na yung ating paggawa kasi ihanda na natin lahat yung ating mga yung ating dough at yung ating cheese. Nahiwa na rin natin. Kaya medyo mabilis na yung ating paggawa ng ating ito. Maya-maya, mamaya naman, magpa-fry na tayo.
medyo i-press nyo ng konti para na sa ganun yung breadcrumbs ay talagang pumapit. Tapos hayaan nyo muna siya dyan para kahit papano aalsa pa siya. Yan, para sa ating potato cheese ball, ready na for frying. Yan. So set aside muna natin para gawin naman natin yung ating potato cheese stick. At para sa ating gagawin potato cheese stick, ayan, gagawa tayo ng malapad na dough. So ganyan, takpan muna natin. Tapos gumamit tayo na dahil wala tayong rolling pin, gagamit tayo ng DIY bote pin. Ayan, DIY bote pin. Palalaparin natin yung ating dough. Dagawa tayo ng palapad na para tayong gumagawa ng pizza. Dough ng pizza. Para na sa ganun, hindi tayo mahirapan ng pag-i-slice ng ating gagawin potato cheese stick. Yan. Kapag wala kayong mga rolling pin, pwede naman gumamit kung ano yung available sa bahay, di ba? Katulad nito, nagamit natin bilang pang rolling pin natin. Yan. So, nakagawa na tayo ngayon ng palapad. Yan. Tapos, gawin natin, kuha tayo ng cheese. Yan. Medyo i-close lang ninyo yung bandang dulo. Ko-close ninyo yung bandang dulo. Tapos ganoon din. Tapos gawin natin doon. Gawa na tayo ng hiwa para mas mabilis. Nakikita ninyo na medyo lumalabas yung inyong cheese, dali lang naman siyang i-cover. Ayan. Dali ko coat pa naman natin yun ng breadcrumbs natin. Ayan. So same procedure, gagawin natin siya ulit. Para na rekoy. Ready na tayo para sa frying time. Tara. Frito tayo. Yan, kailangan siguraduhin natin na mainit na 'yung ating mantika, mga para na rekoy, ha. Pero panatilihin natin na nasa medium heat lang ang init ng ating apoy. Ayan. Para maiwasan natin ang tayo ay masunugan. So, lagyan tayo. Sa tingin ko naman, mainit na yung ating mantika dahil medyo humubula-bula na siya, no? So, lagyan na tayo. Ingat, mga paramalikoy, ha? Baka kayo ay matalsikan ng mantika. Aba, mahilap na. Mabawasan ang inyong mga kagandahan at kagwapuhan. Ayan. 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 Mamaya naman natin ilagay yung iba. Hintayin na lang natin na medyo mag-golden brown siya para, ayan na, siesta time. Balikan ko kayo mamaya.
Kaya parang maray ko, ang ganda lang ng kulay. Medyo patagin na lang natin ng konti para medyo crispy siya. At ang ganda ng pagkakaluto. Nakita nyo? Ayan. So, hintay-hintay lang natin ng konti pa. Kailangan kasi pantay yung pagkaluto niya. Balibalik na rin lang natin hanggang sa makuha natin yung consistency ng pagkakaluto niya. Ayan. At maya-maya, nagugutom na ako. Maya-maya, lalantakan na natin ito. Sentensyahan time ang ating potato cheese stick. Ayan. At ang ating potato cheese ball. Ayan. Tingnan natin mga pare marigoy, no? Tikman natin. Ikiman time. Ano kaya ang kakalabasan niya? Ang init. Aw! Ang init. Ayun, nakita mo ang cheese na nalulusaw. Siguradong-sigurado tayo na paboritong magiging paborito ito ng inyong mga chikiting. Kaya naman, gawa ka na rin. Sarap.